Alright. Pwede ba magkasundo, Kuya Mark, Kong Migs, ang mag-asawa ng separation of property habang sila ay kasal na? Hindi. Sabi ng batas, ha? Ang prenuptial agreement, kailangan bago ang kasal magkasundo sila. Any agreement na mag-asawa during marriage for the separation of properties, kailangan it must be done through a judicial order. Yes. Judicial order may be voluntary or for a cause. Any agreement na mag-asawa na hiwalay sila sa properties na walang judicial order are considered void. Napakahirap, no? Kahit yung relationship nyo, hindi lamang yung pagsasama nyo. Pati yung relationship nyo, kailangan nyo pag-usapan, pag-isipan ang sa properties. Kasi nga po, ang explanation ni Kuya Mark, no? Pag kinasal kayo at wala kayong kasunduan, kailangan dumaan pa kayo sa korte at kailangan ilantad nyo, isa-isahin nyo lahat ng mga properties nyo. Paano nyo paghahatian or paano yung relationship na yan before it will actually be so, done. So kung kasal na kayo, kung gusto nyo hiwalayin yung properties ninyo, kailangan mo nang ipa-approve sa court. Yes. Hindi pwede magkasundo lang kayo. Kaya sa akin to, sayo-sayo yan. Mm-hmm. Kung walang approval sa court, hindi pwedeng yung separation of property. Very clear ang sabi ng batas. Settlement of the parties or the spouses with respect to the separation of property can only be done through execution of a judicial order. Kailangan may court order. So, kung yung agreement ng parties about hiwalayan sa properties, pwede mangyari yan. But kailangan before the celebration of marriage through prenuptial agreement. So, dapat bago pa lang kayo kasal, bago kayo ikasal, mag-usapan nyo na po. At during the marriage, iklaro ko lang din, ha? Kasi maraming mga gumagawa niyan, eh. Mm. Sinusulat nila yung mga properties, diba? Kunyari, naka-ano pa, minsan, naka-notaryo pa yan, na ilulista, consent to ito kay Mr., ito kay Mrs. Hindi po yon mag-hold because hindi siya under court order. Kahit may waiver. Oo. Actually, may nangyari dyan, ni-waive ni babae ang property, for example, bumili ng condo si lalaki. Hindi siya mag-loan. Mag-loan. So, kailangan ng approval ng asawa kasi loan yan. So, ang ginagawa, naka-perma ng waiver. Yung waiver na yan is null and void. Kasi pag property relationship pinag-usapan, maging conjugal talaga yan kung kasal na kayo at the time that you buy the property. Hindi rin po papasok dito yung aspeto nung sa will. Sabihin, hindi, sa akin to susulat. Dahil nga kung conjugal po yan, yung half lang ng mga properties yon. So, hindi mo pwede sabihin, hindi, binigay ko na tong buo. Hindi po. Kasi kung conjugal yan, half lang po ang pwede nyo bigay. Tama. Very complicated po to. Kaya po, pag-isipan nyo bago po kayo magpakasal. may tanong para kay Kong Migs, si Rodolfo Liaga sa YouTube. Mm-hmm. Ba't raw napakaganda nyo raw, ma'am? Sa uma. Napakasarap na panuurin pag umaga. Ganon. Sarap na uminom ng kape. Hindi, masarap ng kape. Kasi kausap si Kuya Mark at saka si MJ kahit na ganito ka-aga, diba? At saka, syempre, nagaling sa puso namin itong legal service, ang public service na to. So, diba, you shine when you like what you're doing. Wow, charo. Si Hemi Revilla sa YouTube may tanong, ang mana ba? Akala ko kasi mama kasi nabasa ko dito sa comment, mama. Akala ko, joke. Mana pala. Ang mana ba ay matuturing na conjugal property? As a general rule, hindi. Lahat ng properties that are yung tinatawag na mana, yung mga donation, as a general rule, hindi matatawag na conjugal properties yan. Yung mga exclusive properties mo, hindi matatawag na conjugal yan. Ang conjugal, except lang sa mga exclusive properties, yung jewelries. Jewelries are considered conjugal properties kasi may value yun. Mga relo na mamahalin. O yan. Exclusive yan. Matatawag na conjugal properties yan. Mga babae, okay, foreign na mga, very sound mga name na mga mahal na relo. Yan. That is a conjugal properties yan. But with respect sa mana, galing ni tatay, galing ni nanay, separate properties yan. Except pag nakalagay po sa deed of donation o nakalagay sa last will ni tatay o ni nanay na that property is part of your conjugal property. Yan, matatawag yan na conjugal property.